kasi after 3 days sa kagulo ng tao sa labas. Ano ang pagpansin ko? Una, nagbabago ang kulay ng mga gusto ko. Kasi kumakit. Nagpamansya. At yung amoy mo, nagbabago. Amen. Kasi yung ulo ay nandiyan sa puso ko. Ganon din sa spirito natin. Once na nagtago ka, na hindi yan galing sa pagkakalikha ng Diyos, kundi pre-deserve mo yung sama ng loob mo. Mangangamoy ka? Bakit marami mga tao mayroon sakit na cancer? Una, yung stress. Noong ako'y naroon sa, ano, sa, siya doon, nagtuturo ako sa, yung sa healing, nag-research ako na isa sa mga dahilan kung bakit mayroon cancer ay yung stress, yung maasin na iniibig na katas ng bitukaw ay hindi pumapasok ng ama o sa dapat yung pasukan at ipinagkakasama doon sa katawan mo. Bilang ano yung labas na aking nalimta sa mixing. At doon, yun ang nagiging sabi ng pagtubo ng mga cancerous cells sa katawan mo. Maski yung puso, pag-sabarin nyo, di ba? Tobacco is not a part of your bios. Hindi kasama yung tobacco sa chemicals ng katawan natin. That is why kapag inibig mo yun, hahanap siya ng sarili niyang community at kapag nakabuo siya ng sarili niyang community, bubukod yun. Magkakaroon ng buo. Pagkatapos, ito'y aakit ng maraming mga kampanya, lalo na kapag ikaw ay nahirapin ka sa puso niya, pupunta doon, sasama sila at lalaki ng lalaki yung buo mo. At ito'y hindi bahagi ng katawan ko. It is an unnecessary part of your body. Amen? Amen? So it becomes cancer. Alam pa ninyo na yung cancer ay ano yung parang kasalanan. Amen? Pagka gumawa ka ng kasalanan at inako mo yung kasalanan mo, ito ay tutubo ng tutubo. At kapag ka hindi mo lang deal with the sin na meron ka, mananatili yan at it will give you the spirit of condemnation. Somebody say, spirit of condemnation. Spirit of condemnation. Anong gamot dyan? Ang gamot dyan, the born again ka. Nakalagay sa Romans chapter 8, verse 1. Now, therefore, there is no condemnation to them that are in Christ Jesus. There is no more condemnation to them that are in Christ Jesus. You cannot be condemned anymore because of past sins. Kasi, kinuha na ni Jesus yung pinag-ayaran niya. Yeah. If you do not know kung ano ang ginawa ni Jesus, sayang. Kailangan mo maintindihan mo. Hindi kayo nakikisama na ako mo na ginaka, kaya ako iligtas. Kaya meron akong karapatan na tumanggi mo sa mga ano sa mga ginagawa sa law. Alam mo ba yung law ay magpapayan yan para lang sa ngayon mapanatili mo yung mga biyaya na binigay sa iyo ng pagkakaligtas. Amen? You are not condemned because of your past sins at saka miski yung sin mo because of the Lord Jesus Christ na binigyan niya, pinayaran na ngayon. Hindi ka na pwedeng singilin pa doon. Amen? Amen. Kaya nga, isa sa pinakamahirap na bigyan ng payo ay yung mga humiwalay na kasama. Lagi akong tinatanong ng mga ano, yung mga ibang mga pastor. So sabihin, paano gagawin ko dito sa ano ko? Kasi ang malimit na maging ganun, maging parte ng ministry ko, mula nang ako'y nag-minister,
ay yung mga single mother. Tsaka yung mga may asawa na iniwan ng asawa na sumakapin ng bahay. At kaya yung mga asawa na nagkasawaan. No? Yung asawa na malayo no? Naging sawa na lang. Sawa na. Tapos hanggang sa nakubos yung mga letra, hanggang sa wala na. Ano yung pag hindi mo ikakala mayroong nakatakot ka pahitan doon? Lalo na kung hindi, ano yung fair ang nangyari nung dinaya ka. No? Ang ganda-ganda mo pa naman. No? Tinag-track na abon ang inapanong sa mga abon pagkatapos ka palit ka lang. Praise God, sa mga ng pagkapinawisan niya, mababago din naman. No? So, pagkatapos pinagpalit ka, gaano karaming bukayo ang inibigalo sa'yo. Pagkatapos pinagpalit ka rin. Praise God, at sama ng loob mo. At pagka na pag-uusapan, ganon. Tapos, ito yung mga ministers sa sabihin. Nagkaroon kayo ng panibagong pag-iibigan. Nagkaroon ng kahit yung tumibok-tibok yung puso ko eh. Tumibok-tibok. Nakalimutan mo yung mga nakaraan mo. At ito na ngayon yung anong fuso mo. At masaya ka. Parang nawala yung mga kapakitan, masaya ka. Pagkatapos, nagsama kayo. No? Nakita ngayon ng mga pastor. Nakita ngayon ng mga nagpapasa ng Bible. At sasabihin niya, iwalayan mo siya. Maraming beses na ganyan ang naging itsura ng ministry ko. Hirap kaya ka talaga. Itong babae ito na panaginipan ko ito. Ako'y nananalangin na ipakita sa akin kung sino ang susunod na i-minister ko. Nang panaginipan ko ito, naglalakad ako doon sa Gabosa. Alam ba ninyo yung SM sa Makati? Yes. No? Anong tawag ko sa kailan doon sa food court doon sa Makati? Naglalakad ako doon na sa aking panaginip. Pagkatapos nakita ko itong babae sa panaginip ko. Tapos, binati ko sa buwan lang ako, pero hindi siya pinala. Tapos, nung Sunday na yun, it was a Thursday, nung nakita ko, naginip ako. Nung Sunday na yun, pumunta siya doon sa amin siya, fellowship. Fellowship namin ay is composed of 35 people, mostly mga young people. At nung pinakilala sa akin ng aking assistant doon. Sabi, Pastor, ito yung prostate ng kumpanya na pinapasunod ako. Pupunta siya sa akin. Sabi, consistent nakita eh. Hindi ko na natanong kung pangalan mo eh. Sabi, ako? Basta naman yung nakita. Sabi sa akin, nakita mo na ako? Oo. Kaya siyang araw ko, parang punta ka sa SM. Sabi niya, Huwebes. O, doon, nakita kita. Kasi nagpunta rin ako sa SM, sa palapitin. Sabi, pinagtawanan ako, sabi niya, ibang klase ng normal ito. Ibang sinabihan ako na, ganoon kasi, abong pangkat eh, di ba? Ginip lang pala eh. Tapos sabi niya, hindi ko lang natanong ko ang pangalan ko. Tapos eh, sinabi niya yung pangalan niya. Pagkatapos, nagkaroon ng baptism ng Holy Spirit. Ang tindi ng mga, grabe yung mga nabi ng araw, yung mga pangunti lang kami, pero pag hindi yung pagyanit ng Holy Spirit sa akin. So, sila, tapos sila na kasama sa kumpanya, yung assistant niya, na siya rin ng company secretary nila, at saka yung secretary nila ng babae, na ng company secretary. So, noong nagkaroon ng baptism ng Holy Spirit, hindi nila alam. Natamaan sila, yung nabuwal sila.
Nakaganon pa nga yung paa nila doon sa upuan eh. Noong natumpa sila eh. Tapos sabi ng babae, yung presidente, sabi, Pastor, ano ba yung nangyari sa amin? Bumagsak kami, pala hindi kami nasaktan. Napag kinulo ko, pero hindi ako nasaktan. Sabi ko, sabi ko, that was the spirit, yung visible spirit. Sabi niya, paano ba yun? Can you teach us to go to God? Sabi ko, how? Pumunta ka sa pisina namin, ito binigil ako ng schedule para doon ay, lahat ng mga executive dun sa Ophelia Building ay nangyayahan niya para maging, patulungan ko doon sa Bible. So yun, at naging suki niya ako na, hanggang ngayon, malimit siya pumunta dito. At lagi niyang sinasabi yung mga pinagpapalaki niya na ako yung mentor sa kanya. Mentor, ha? Kasi yung iba, sinasabi nila sila yung mentor. No? Be aware of those people who tells you that they are mentoring you, pero they are tormenting you. No? Sino itong mga tormentor na to? Yung lagi sinasabi kasalanan yung ginagawa mo. Kasalanan yung ginagawa mo. Ibang ipapanukha na ipapanukha yung kasalanan. Eh si Jesus na, no more condemnation eh! Kung yung sinukupro sa Panginoon, kaya ba niyang tanggalin? Yes! Remember this, alam ko may pagka-religious yung iba sa inyo. Yung mga religious people dyan dito, eh mag-ingat-ingat kayo kasi baka mamaya sa halip na makaligtas yung ginagawa ninyo, ay lalo pumunta sa impyerno. Katulad ko nung araw, masyado akong mainit. Kalit ako sa mga lasing ko kasi lasing ko. No? Nakita ko yung pagbabago na Diyos sa akin, ayaw ko nang maglasing. Kaya galit ako sa mga lasing ko. Eh, minsan pumunta doon sa doorwax namin, puro lasing. Wow. Walo yung ano yung hindi lasing, labing dalawa, yung lasing. No? Eh, don't watch yun. Can you imagine, don't watch? Bakit sila nandoon? Kasi meron kami pastor na dalaga. Itura, alam mo, pagka-pastor na itura yan. Amen? Sabi ko, pagka-pastor na itura yan. Amen. Amen to that. Ako yung iba, ayaw mo sumakayo. Hindi kayo natanong. Para sinasabi in Jesus' name. Okay. Pero yung pastor namin, na isang dalaga nagpapastor sa San Nicolas, eh, kakurso-kurso na lang mukha niya. At isa siya, siyang college graduate, nutritionist siya, yung pastora na amin na yun. So yung mga nasendigyan sa San Nicolas, kaya pumunta ron, mga kapaski may mga asawa na, talaga, siguro gusto nila mabisto yung ano, sino dito ang gusto makakita ng mga magagandang luha? Amen! Sino dito ang galit kapag nakakakita siya ng pangit? Asawa. Praise the Lord. Eh, alam niyo mo, masarap tingnan kasi ito rin, maganda eh, no? Especially kapag maganda ka na kasi nakalo ka sa harap ng ano, ng pastor na nagsasalita, galang mo yung pastor. Amen! Kasi ang ganda na ano eh. Hindi siya mukhang pinagsawaan ng tuka, ano? So, nung umaga yun, alas 4 na ng madaling araw, nagsimula ako mag-preach tungkol sa prayer. Aba, ay napag-diskitahan ko ba naman yung ano, yung nasisira? Kasi amoy na amoy, Chico. Pero mo, Don Wax eh. Amoy Chico yung church. So sabi ko, alam nyo, hindi magsisihan ng Diyos sa buhay ninyo. Iniinsulto ninyo ang Diyos. Pupunta kayo sa kanyang gawain, mga lasing kayo. Eh, sobrang tapang ko doon. Kaya yung iba ayaw sa akin eh. Talagang sinusuko nila. Sabi ko, sobrang tapang niya, sobrang yapang niya. Sinasabi ko, lumayas kayo. Umalis kayo rito. Inaalis ko. Manag tayo ay yung labing dalawa. No? At sabay-sabay sila umalis. Oh! At
tinigas ng ulo to. Diba, parang yung nanay, diba, nanay mo, dito pilala tayo sa nanay niya ng anak. Masubukan mo pa yun, pagka nalayas ka rin, nakaraming ka sa pito, saan ka pupunta? Saan ka pupunta na eh? Bakit susunod ka? So gano'n eh, yung gano'n na nangyari sa akin, ang sama ng loob mo doon sa sinabi mo. Amen? Nakamamayayan nangyari sa iyo na yung minementor mo, nakala mo minementor, eh tormentor pala ang dating sa kanya. Kasi tinutorment mo siya dahil lagi yung sinasabi pag siya, mali, mali, mali. Sino dito nasasayahan na kapag kasabi niya namin siya sinasabi yung mali? Wala kang ginawang tama, mali. Kaya mapapansin niyo na ako, hindi ako masyadong nagsesettle sa mga ganyan. Why? Because that is not my work. Yes. My work is not to change people. Yes. But to change, how to teach the principles of God. Yes. Yun ang aking trabaho. Doon ako pinakakain ng Diyos para sabihin sa iyo ang dapat mong gawin. At ikaw ay makipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Noong araw, kapag ka meron magpo-confess sa akin, sasabihin sa akin, kasi marami yung mga naging member na sila yung mga Japayuki. Alam niyo ba kapag may Japayuki? Ano trabaho ng Japayuki? Entertainment. Entertainment. Sila yung mga lalaki, mga babae, gusto. Yung mga gusto yun, yung mga entertainer na lalaki. Yes. Pero dito sa Pilipinas, hindi yan gusto. Kulang yan. Okay. Yung maraming ano, maraming naging member na ano na naghihingi sa akin mga ano. Kasi siyempre, pastor na, nakikita nila kung magpanalito ako. Praise God. So sasabihin nila, magkukonfess nila, ipukonfess nila yung mga kasalanan nila sa akin. Sabi ko, hindi ako ano yun, ako makikita mga confession. Sabi ko, sa Diyos ka mag-confess. Yung masasunod ko, yung huwag ka ron. Pagkatapos sabihin sa Panginoon na you are so sorry na hindi mo siya napaligaya ko sa buhay ko. At pamilang ko din, after mga 30 minutes, bumakoyan sa akin yung media. So, alam ko na, ano, may nangyari sa kanyang buhay. Tapos, sasabihin niya na ano yung bang pwede na parang siya subig ba sa paklaro. Sabi ko, isa yun ay, dapat isa yun si kinonfess mo. Di, ganun ang ano, naging buhay ko yun. Marami mga problema ang ganun ang kinasangkutan ng ganun pag minister ko. Yung isa kang ano, yung isang minibilis ko eh. Ano siya, babae, makasama niya, kapitan niya. Hindi kapitan ng talaba, hindi kapitan ng ano, ng tao. Kapitan siya ng barko. Kaya lang, yung kapitan ng barko na yun, eh mo ko kung paano siya pumasa. Ay, ganun pala. So, tuwing alim na buwan, umuwi ng bahay, hindi siya pumapasok doon sa kwarto ng kanyang asawang babae. Yung asawa niyang babae, nananabik sa kanya po 6 months, hindi niya tinatabihan. Eh, kung asawa niya, alam niya may karapatan siya doon. No? Inaakyat niya sa piston. Lumihipad yung babae doon sa ganyang kwarto kasi nakasarado nga yung kwarto niya eh. Lumilipad, dumalang sa isang eh. Para makasama niya doon sa higaan yung kanyang asawa. Ganon. Nung malaon, nagkasawaan ng ganon, pinabayaan niya. Just let it go. Kaya na, mayroon nagkakusulatan sa kanya na pulis. Yung pulis na yun, eh wako. No? Alam ko makikinatang yun sa isip nyo. Wako pa sa'yo, pastor. Okay. Wako yung tangkap at yung bumpayin. Tapos, kaya lang, didiprate siya. Pag-apat siya. Oo. So, taka-apat na yung ano, yung lalaki,
Alam niya na pang-apat siya. At siya yung, ano, siya yung nagtutustos ng kakulangan. Noong pamilya, yung unang pamilya, hanggang sa pangatlo. May pang-apat na siya. Yung pala yung mabahala na siya sa buhay niya, di ba? Kasi parang di ba yung kasama? So, ngayon, pagka yung pumunta ko sa kanyang kusina para magturo, marami mga ano doon, mga artista doon ko nakilala yung iba mga artista eh. Eh, pare-pare yung mga buhay nila. So, pagka ganun-ganun ng mga abang problema ka, no, sinabihan ko siya, sabi ko, sister, pang pito na na beses mo kinakausap mo po dito, sawag-sawa na ako sa kapapayin sa iyo. Pare-pareho lang sinasabi ko sa iyo, yung tinatandaan ko, gusto mo lang makausap ko at gusto ko pamilig na okay lang yung ginagawa ko. Hindi ko sasabihin sa iyo na okay lang yung ginagawa ko, pero hindi naman kita sasabihan na yung ginagawa mo pagdadala sa impyerno, alam mo na kung saan na pupunta kapag hindi mo kinikita niya, sinasabi ko. Ngayon, huwag mo lang kausapin kasi hindi na kita sasagutin ng panibago pa. Pare-pareho lang isasagot ko sa iyo. Ayusin mo lang yung buhay mo ba? Yung mga dapat na tanggalin, tanggalin mo. Kamamatay ko. Kamamatay ko kapag kapagkakilalim mo ka po siya. Sabi nga, hindi mo matay ka, sabi ko. Kasi alam ko sa iyo, hindi mo matay ko. So, ano, yung malaon, sabi niya, huwag ko naman ako iwanan, pastor, sabi. Kasi ikaw lang yung pastor na kikilala mo na at ang magsasalita sa akin ng diretso. Yung iba, natatakot sila sa akin kasi mayaman ako. Presidente ng kumpanya. At ang tatlo yung kanyang kumpanya, dalawa sa ako, isa rin sa Pilipinas. Sabi niya, mayaman ako, ikaw hindi mo tinitin ako ng silver ng pera. Sabi, mas mayaman ako sa iyo. Sabi niya, talaga, sabi ko, nakikita ko yung aking sasakyan, parang kanitumbahan yung nilagyan ng makina. Sabi ko, ganun lang yun. Yung aking sasakyan kasi kapag ka naluwa, maliligo ka sa loob ng talawang. Pag naluwa, no? Di, boom, no? Ano, biglang may tuturo sa katawan mo. Magsa-shower ng mga kalawang, yung mga hindi natin-ting-ting na kalawang, natatanggal at babaksak sa ulo mo. Masusupply ka na kailangan ng suyo. So, sabi ko, pero pagka nagkasunugan tayo lang, hindi ka mangangang piso. Hindi ko mangangang piso, pero kung malaki iyanan mo sa akin, mas mayanan ang sa'yo. Mas mayanan ang sa'yo. Mas mayanan ang sa'yo. Eh, di mo kayo pakilipangan sa akin. Iayos namin ang buhay namin pare-pare. Ako natin ito para maging kabay mo. Yung maging, ano, tulungan ninyo ako, panalangin ninyo ako na huwag akong magkabali. Pero kayo, tuturuan ko kayo kung paano magiging matibay. Ganun din dito, amen? So I never could get anyone here. Yes. No? Ang dami-dami kong mga nakasama naman ganyan. In fact, nung isang gabi nga, naalala ko yung isang nakasama namin. 13 years, hindi niya sinipot yung kanyang asawa. Hiniwala niya, naalala niya si Brother Francis. Ano yung kanyang asawa, hiniwala niya nga. Meron siya kapat na anak doon. Tapos nung hiniwala niya, pumunta siya sa Maynila at naghanap ng trabaho. For 30 years, hindi niya binigay kanyang panikasawa. Pero alam niya kung nandun, kung saan nandun. At ang ginawa niya, nag-nightclub siya, at yung isa sa mga waitress doon, ay kanyang ano na pinala, at yun ang pinakasimahan niya. Nagkaroon sila ng dalawang anak. Tapos, nag-born again itong lalaki. Totoo na born again. Kasi dati-dati, ano, katulad ko siya si Raul ko, na bigla na lang marunong ko, pagkalalo na pagkalalasing, eh, nung na-born again, magpago siya.
At kahit na hinahanap siya ng kanyang mga subordinate kasi supervisors eh, hindi na siya umapagod. So, one night, sabi ng kanyang, ano yun, ng kanyang kinakasama. Sabi niya, Francis, sabi niya, alam ko tapat ka sa pinagpilin ko ng Diyos. Gusto kitang tulungan. Sabi niya, ganun ang ano yung tunay na nagmamahal niya. Kapuputi mo ang kanyang iniisip. Hindi niyo ko pa paano siya makakinabang sa iyo. So sabi ko ba yun, ayaw ko maging hadlang ako sa pagmamahal mo sa Diyos. Sabi niya ganun, alam ko, hindi ayos yung relationship natin. Alam kayo, balikan ko yung asawa ko sa akin ng babae. Yun ang gusto nung ano, nung lalaki. Kasi ayaw nga iwanan yung babae. Kasi doon sa gitna ng kanyang kalungkutan, itong babae ito ang nagbigay sa kanya ng kasiyahan. So ayaw niyang, ano, ayaw niyang bigyan ng kalungkutan. Parang wala naman siya kutang malungkot. So itong babae ito, hindi po na Diyos. Hallelujah. Parang sa lihat. Amen.